na pagkakamalang itong iguana at isang uri ng butiki. Pero ang hayop na kung tawagin ay uyayha, isang reptile na sa Pilipinas lang makikita. Endemic ang tinatawag na Negros Forest Dragon. Sa kagubatang ito, nasakop ng bundok ng Canloon, matatagpuan ang isang hayop na kung tawagin ay uyayha o ang Negros Forest Dragon. Sa larawang ito, nakuha ni Romel Enguito, isang forest guide, kitang-kita ang itsura ng isang adult na Negros Forest Dragon. May mahabang buntot, dilat na mga mata, at may mga spine o panusok sa likod nito. May tinatawag na Negros Forest Dragon. Parang dinosaur ang itsura niya. Sabi ng mga guide, mahirap makita ang mga Negros Forest Dragon. Pero dahil wala pang nakakapagdokumento at nakakapag-aral sa mga species na ito, susubukan namin ang aming swerte para makita siya ng malapitan. Goal namin is to search for it and be able to document its behavior, its habitat, ano ba yung mga threats tungkol dito sa Negros Forest Dragon. Pagdating sa paanan ng bundok, sinalubong kami ng aming mga guide. Si Romel ang aming head guide. 6 na taong gulang pa lang daw siya nang nagsimulang maging guide ng mga turista. At sa pagsama-sama niya sa mga birder na umaakit ng Mount Canloon. And ilang beses na rin natin siya naging guide dito sa Negros Occidental. Ang Negros Forest Dragon, kabilang sa genus na Gonocephalus, 1800s pa lang daw ay nasa Pilipinas na. Sa isang pag-aaral ni Marin Golki, nabanggit niya na nakita niya noong 2008 sa Panay Island ang Negros Forest Dragon. Higit kalahati na ang ating naabot bago mapuntahan yung ating target site. Ano? So finally, naabot na natin itong habitat ng mga Negros Forest Dragon. And, pinauna ko muna yung cameraman at saka yung guide natin, si Romel. Kasi we wanna make sure na hindi natin mabulabog and we get good footages of them. Kailangan maging matalas ang mga mata sa paghahanap dahil may kakayahang mag-camouflage ang mga Negros Forest Dragon. Kung wala sa mga puno, kalimitang nasa forest floor daw ang mga ito at kakulay ng mga natuyong dahon. Ang insekto gaya ng langgam na ito ang pagkain ng Negros Forest Dragon. Kung nandito ang kanilang pagkain, di malayong nasa paligid lang sila. Tumutulong ang mga Negros Forest Dragon sa pagkontrol ng populasyon ng mga insekto sa gubat. Tumigil na sila. Nakita pala ng mga guide namin ang ilang butas sa lupa. Nandito na kaya ang Negros Forest Dragon. Ayun! Kapag ako. Ayun! Look at that! Pag nakita mo yung kanyang likod, lalo na ito, no? Mukha siyang miniature na buhaya. Oh. Isa pala itong crocodile skink. Hindi siya mabilis tumakbo dahil linagay ko lang siya dito sa batuhan na ito para maobserbahan natin. Just sitting there at nakita natin yung habitat niya, no? Doon pala siya nakatira sa mga lungga. Ang Philippine crocodile skink o Misamis water skink ay endemic rin sa Pilipinas. At tulad ng Negros Forest Dragon, isa rin itong uri ng reptile. Ang mga reptile ang sinasabing isa sa pinakaunang uri ng hayop sa mundo. Kahawigman, hindi pa ito ang ating hinahanap
na Negros Forest Dragon. Nag-okay ako nun, ma'am. Tapos, may biglang tumakbo. Tapos, nawala. Hindi ko, yun na yun. Finally, nakakita sila ng Negros Forest Dragon. Kasi, oh. Nakaiba yung itsura niya. Reddish. Yung likod niya. And, yung shape ng head niya. Angular. Parang sinlaki lang ng butiki yung nakita namin. Yung kulay niya is parang kalawang. It's like red rust. Yung color niya signifies the forest floor. Yung mata niya eh very expressive. Tapos yung mga legs niya are thin and long. Tapos yung buntot niya ay may stripes. Maswerte pa rin tayo dahil nakakita tayo ng baby and it's very rare that they see a juvenile Negros Forest Dragon Lizard. Ito ang unang pagkakataon na makita sa telebisyon ang Negros Forest Dragon. Halos kakulay nito ang nabubulok na sanga ng isang puno. At nung tumalon ito pababa sa forest floor, mas tumingkad ang kulay dilaw sa kanyang buntot na halos kasing kulay nang natuyong dahon sa ilalim nito. Kaya nitong umabot sa 30 centimeters. At ang pagkocamouflage ay paraan ng kanyang depensa laban sa mga kaaway. Nakita na rin daw ang Negros Forest Dragon sa isla ng Panay, Samar at Mindanao. Hindi pa alam kung ano ang populasyon nito sa wild, kaya bawat impormasyon tungkol dito ay makakatulong sa pag-aaral sa hinaharap. At ang juvenile o batang Negros Forest Dragon na aming nakita ay magandang indikasyon na nagpaparami sila sa lugar na ito. Pero bago pa man mapag-aralan, may banta na raw na nakaamba sa kanilang species. Yung mga possible threats sa Negros Forest Dragon, definitely tatlong bagay yan eh. Either habitat loss, habitat disturbance, overcollection for illegal wildlife trade, kasama na rin din yung hunting. Well, ang mga reptiles katulad ng Negros Forest Dragon, ano, isa ito sa mga naunang mga angkan ng mga hayop sa mundo eh. Kumbaga, ito yung mga una nag-evolve. Masasabi natin yung kanilang naging papel sa evolution ng biodiversity. We are talking about a lineage of more than 400 million years old.